So nakikita natin sa video na ito, talagang umiyak ang Chinese commentator ng FIBA World Cup dahil nilampaso ng Gilas Pilipinas ang Chinese basketball team. Ginulat ng Pilipinas ang milyong-milyong mga Chinese fans dahil sa matinding gameplay ng Gilas team at pagsabog ni Jordan Clarkson sa huling laro ng Gilas Pilipinas. Tila hindi na napigil ang umiyak ng batikang sports commentator ng China habang pinag-uusapan kung paano sila natalo. Siguro napaiyak din siya dahil makalipas ng maraming taon ay hindi makakapasok sa Olympics ang Chinese basketball team. Sigurado rin akong inaasahan niya na mananalo ang kanilang Chinese team dahil sa mga nakaraang taon ay lagi tayong tinatalo ng China, pero nag-iba na ang panahon ngayon dahil mas athletic na ang ating team at mas matatangkad na sila. Karamihan sa kanila ay marami na ring exposure sa international basketball gaya na lang ni Renz Abando, Kai Soto at Dwight Ramos. Kung papasok ka sa Weibo, ang official social media ng China, makikita mo talaga na maraming dismayado at galit dahil hindi sila makapaniwala na tinalo sila ng team na kanilang minamaliit. Isa itong wake-up call sa China at matinding learning experience ito para sa kanila. Malaki naman talaga ang naitulong ni Clarkson, sa sunod-sunod nitong mga puntos ay wala nang nagawa ang Chinese team kundi matulala na lang sa lakas ng Gilas, at idagdag mo pa ang matinding depensa ni Renz Abando kaya naman hindi makagawang mapigilan ng China ang matitinding gameplay ng Pilipinas. Number 3 sa scoring si Jordan Clarkson sa buong FIBA World Cup na may 24 points per game. Well, I have loyalty.